Hello, good evening po sa ating lahat. Narito naman po si Len para sa ating ka-147th day na ating sharing ng devotion video. And kamusta po ang lahat? Today is Saturday. And nagkaroon tayo ng Saturday service sa ating Alive in Christ Christian Church International page. At bukas tayo po ay sasayaw na naman at magpupuri at dadakilain ng ating Panginoon sa ating Sunday service. So alas 10 po yan ng umaga. So nawa ay makapanood kayo para sa mga nanonood online at sa mga pwede namin makasama personally. Ayan, i-message nyo lang po ako kung kayo ay malapit at pwede kayong makita personally nang sa ngayon ay maka-attend po kaya ng ating service. Diba? Let us all be blessed and matuto tayo ng mga mabuting balita o magandang balita ng ating Panginoon. So bago po tayo dumako sa pagbubulay-bulay at pag-aaral ng salita ng Diyos, huwag po natin kakalimutan ang manalangin. Nang sa gayon, igabayan tayo ng ating Panginoon sa ating gagawing pag-aaral. So let us all pray. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon at nagpapasalamat Panginoon. Unang higit lahat sa Panginoon ay sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga blessings na hindi man namin napupuna Panginoon, ngunit ipinagkakaloob niyo po sa amin Panginoon. Salamat Panginoon sa mga taong ginagamit niyo upang maging kasangkapan Panginoon, upang maibahagi Panginoon ang mga blessings na ito sa bawat isa sa amin Panginoon. Salamat din Panginoon sa pag-protection at pag-iingat Panginoon na bagamat ang Pilipinas Panginoon ay dumanas ng katatapos damang na typhoon o bagyo Panginoon, ngunit alam po namin Panginoon na kayo ang magko-comfort sa lahat ng mga may mga kapamilya o mga mahal sa buhay Panginoon na nasawi o nasaktan o nasa ospital Panginoon. Gayun din Panginoon, salamat sa pag-iingat nyo sa aming pamilya Panginoon. Bagamat marami ang mga napinsala at na-damage na mga property Panginoon, mga business Panginoon at mga bahay Panginoon. Ngunit alam po namin Panginoon na hindi nyo pababayaan ang aming bansang Pilipinas Panginoon. Patuloy kaming makakaahon Panginoon sa mga dinadanas Panginoon na kalamidad ng aming bansa Panginoon. At gagamitin yung bawat isa sa amin upang maging ehemplo or instrumento Panginoon upang makapagbahagi ng tulong sa aming kapwa na higit na nangangailangan Panginoon. Gayun din Panginoon, habang buhay po kami at walang hanggang, nagpapasalamat sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus Panginoon sa pagtubos ng aming kasalanan Panginoon. Kaya hindi po kami titigil Panginoon na hindi ipahayag Panginoon ang mga mabuting balita na ito sapagkat wala ng ibang pinakamagandang balita na maranasan ng bawat tao Panginoon kundi ang balita ng kaligtasan na ipinagkaloob ng iyong anak sa amin Panginoon sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming kasalanan Panginoon. Sa kabila ng aming mga marurumi at di magandang mga nakaraan, Panginoon, at nagagawa sa bawat araw, Panginoon, sa aming isip, sa aming salita, at sa aming gawa, Panginoon, nawa ito po ay i-dedicate namin para sa inyo, Panginoon, na naman ang aming ginagawa, Panginoon, kami man ay kumakain, umiinom, Panginoon, nagtatrabaho, nag-aaral, Panginoon, ay nararapat lamang po, Panginoon, na i-dedicate namin ito sa inyo, Panginoon, nang sa gayon, ay gabayan ninyo at basbasan ninyo ang aming mga ginagawa upang ito ay maging matagumpay Panginoon at mabunga Panginoon. Gayun din Panginoon, salamat din po sa paggabay sa amin ng banal na Espiritu Panginoon na siyang nag-iingat sa amin at nag-i-intercede sa amin ng aming mga hindi masabi o mabanggit na mga panalangin Panginoon sa loob ng aming puso at hindi makayang mabanggit sa mga public prayer na kagaya nito, Panginoon. Ngunit alam po namin, Panginoon, na kayo ang nakakasiyasat ng laman ng aming puso, Panginoon. At alam po namin, Lord God, na hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na manatili kaming humble, Panginoon, na nagpapasakop sa inyong banal na Espiritu, Panginoon. Nang sa gayon ay hindi ang aming mga kakayahan, galing, talino, Panginoon, ang aming ipagyabang, Panginoon. Ngunit kayo lalong higit, Panginoon, because without you, Lord, in our life, we are nothing, Panginoon. Truly, Panginoon, we can do all things through Christ who strengthened us, Panginoon. Kaya muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 20:21. Ito po yung nakasulat. Sinabi ng mga espiya kay Jesus, Guro, alam po namin totoo ang inyong sinasabi at itinuturo. Hindi kayo nagtatangi ng tao, kundi itinuturo ninyo ng
buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Message, dito ay parang binola pa ng mga binayaran o inupahang tao ng mga makapangyarihang mga tao na may masamang balak kay Jesus. Tinawag na guro at alam daw nilang totoo ang tinuturo at sinasabi ni Jesus. At di daw ito namimili ng tao para ituro ang buong katotohanan, ang nais ng Diyos na gawin ng tao. Application, ganyan talaga ang gawa ng kalaban sa atin. Sa una, ibobulahin ka, sasabihan ka na magaling ka sa lahat. At kapag sobrang taas na ng tingin mo sa sarili mo at bilib na bilib ka na, hintayin na niya na makipagkasundo ka sa kanya. Gaya dito na akala siguro ng mga inupahang mga tao na ito na uubra ang pambubola nila kay Jesus. Pero nagkakamali sila dahil kung ang mga relihiyoso nga ay hindi umubra, gayong kabisado na ang kasulatan, sila pa kaya na mga ordinaryong tao lang. Tinawag pa nila itong guro ay hindi naman yata sila kasama sa mga naturuan ni Jesus. Kaya mahalata na nagsisinungaling sila lalo at may nakakakilala sa kanila kung ano ang mga ginagawa nila noong una bago pa man sila lumapit kay Jesus. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ayun na nga, so yung mga spy na ginamit ng mga tawag dito ng mga religious person, di ba, para maihabla or kumbaga parang iniisip nila kapag nadulas ang ating Panginoon Jesus sa pagsagot sa tanong nila, di ba, nakagaya nga dito, di ba, ganyan kasi ang tao usually or ang mga gawa ng kaaway sa atin, di ba, akala natin ang mga devil or mga demonyo is yung itsura mga nakakatakot, yung di ba, nakikita natin mga may sungay, kulay pula, may hawak na yung parang tinidor na nakakatusok sa atin, di ba, pero do not be deceived kasi ang mga kalaban, ayan, sabi nga sila ay mag-aanyong akala mo eh puring-puri sa'yo. Ano ba, meron kang kakilala or kaibigan, ang gagawin niya sa'yo is puro sasabihin sa'yo, ang galing-galing mo, ang ganda-ganda mo, or ang gwapo-gwapo mo, tapos ang tali-talino mo, yung parang ganyan, yung kumbaga pinapa-boost niya yung ano mo, yung self-confidence. Pero hindi mo alam na yung pag-boost pala niya sa confidence mo is para maging ano ka, ang tawag dito, maging selfish ka or masyado mong itaas. Kumbaga maging hambog ka, masyado mong itaas yung sarili at hindi mo iisipin na ang lahat ng bagay ay meron ka or nakamit mo dahil una dapat mong ipagpasalamat na sa Diyos yun nagmumula. Diba? Sabi, wala naman tayong nilikha talaga sa mundong to, diba? Although, syempre, sasabihin na iba, may mga nakaka-invent naman ng mga ganitong mga bagay, diba? Pero kanino ba galing yung talino mo, yung knowledge mo, or wisdom mo para magawa mo, or ma-invento mo yung mga bagay na yun, diba? Syempre, inilagay yun ng Diyos sa isip mo para nang sa gayon ay ma-invento mo or magawa mo yun, diba? Sabi nga, diba, ang mga scientists, yung mga gumagawa ng mga robots, gumagawa ng mga human clone, di ba? Pinipilit nila na magaya ang tao as in yung tunay na human, pero hindi nila alam na ang Diyos ang may perfect design doon kung paano siya mabubuo, paano siya from a single, from mga ano, mga egg cells and sperm cells na ating mga magulang ay nabubuo tayo, di ba? Yun ay dahil there is a truly a creator na may likha noon, di ba? Kumbaga the moment pa lang na nilikha niya at ganun yung naging flow ng reproduction is hindi na yun mawawala sa cycle of life, di ba? So anong nangyayari sa atin? Pinagbuntis, pinanganak, lumaki, naging teenager, naging adult, di ba? Nagtrabaho and kung ano mga ginawa sa buhay, in-achieve, di ba? Pagkatapos, tatanda tayo and maaaring magkasakit or pwedeng biglaan din na mamatay, ayan. So, ganun na magiging cycle ng life natin, di ba? So, hanggat maaari, huwag tayong magpapadisip o magpapadaya sa gawa ng mga kalaban, di ba? Na sa lahat, kapag alam mo, meron kang tendency na, ay Lord, parang nag-excel ako dito sobra sa bagay na to, ha. Pero kapag nararamdaman mo na sa sarili mo na may tendency kang magyabang, kasi nga, alam mo, maraming pumupuri sa'yo, di ba? Kumbaga, mag-pause ka muna, yung stop ka muna for a while, and then think about it na,
O nga, no, hindi sa akin to eh. Hindi sa akin tong papuri na dapat nakakamit ito. Dapat sa Diyos yung nagiging papuri at hindi sa akin. Kasi ang Diyos naman ang lumikha sa akin eh. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng mga talent na to, ng mga treasure, ng mga spiritual gifts, di ba? So, dapat hindi para sa akin yung papuri, kundi para sa Diyos lang, di ba? Sabi nga, kaya si Lucifer or ang devil is ibinagsak dito sa mundo ay dahil ninais niya na mataasan niya or mahigitan niya ang ating Panginoong Diyos, di ba? Dahil siya ay isang angel dati ng ating Panginoon na angel of light, di ba? Parang sunshine, di ba? Pero dahil sa sobrang marami ang pumupuri siguro sa kanya, kaya ganun din yung ginagawa niya bilang gawa ng kaaway or ng devil is ang gagawin niya is pupurihin ka niya ng pupurihin. Pero sa kabila noon, kapag nagpadala ka sa pagpupuri ng tao sa iyo, is ang mangyayari, magiging mayabang ka, diba? So, kagaya ng ginawa ni Lucifer. So, nang makita ng ating Panginoong Diyos na hinahangad ni Lucifer na siya ay maging kapantay na ating Panginoong Diyos, ay pinarusahan siya at inihulog siya dito sa daigdig kasama ng kanyang mga kampon na mga anghel, ng mga fallen angels, and then sila yung nagpapalibot-libot dito sa mundo para humanap ng kanilang madadaya, di ba? Sabi nga sa Bible verse na for the devil is like a roaring lion that is waiting for someone to devour, at kapag ikaw ay kanyang na dagit ay nako, yan na ang magiging simula ng hindi magandang bagay sa iyong buhay. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion ngayon. And let us all close into prayer. Ayan. So, let's all pray. Manang Diyos na makapangyarihan sa at narito po kami ngayon at nagpapasalamat, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na ang demonyo, Panginoon, ay wanted to steal, kill, and destroy our faith and our relationship with you, Lord God. Pero alam po namin, Lord God, na hindi magwawagi ang mga kaaway, Panginoon, sapagkat sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, ay matagal nang talunan ang mga demonyo 2,000 years ago, Panginoon. Kaya, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na hindi magwawagi ang demonyo, Panginoon, anuman ang gawin niya, Panginoon, na pangaakit sa amin, Panginoon, upang, dahil alam niya, Panginoon, that we have nature of pagiging tao, Panginoon, na mahina kami, Panginoon, pag hindi kami nakakapit sa inyo, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa strength na nagmumula sa inyo, Panginoon, dahil alam namin na mapagtatagumpay namin, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, Panginoon. Kaya yun, Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat ng mga tao, Panginoon, na mga dumadanas, Panginoon, mga problema sa mga financial, Panginoon. We pray, Lord God, that you will provide for everything that anyone needs, Panginoon, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa negosyo, Panginoon, sa mga pinapagawang bahay, Panginoon, lalong higit, Panginoon, sa mga nagdanas ng mga tragedy, Panginoon, ng bagyo, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. I pray, Lord God, na iniingatan yung bawat isa, Panginoon, na makaka-recover ang bawat isa sa pinagdadaan ng crisis na ito ng aming bansa, Panginoon. And ang safety ng bawat isa, Panginoon, ay aming dinadalangin sa inyo, Panginoon, na walang mangyayaring masama sa bawat isa, Panginoon. At ang lahat ng mga bagay na nangyayari, Panginoon, ay may dahilan, Panginoon. Maaaring ito ay para magturo ng lesson sa bawat isa, Panginoon, or para magbago ang isang tao, Panginoon, patungkol sa kanyang mga paniniwala at ang kanyang mga binabalak na gawin, Panginoon. Ngunit lalong higit, Panginoon, anumang mga bagay na pinaplano namin, Panginoon, at ginagawa, Panginoon, na iniaalay at dinededicate po namin sa inyo. Nang sa gayon ito, Panginoon, ay maging successful o maging victorious, Panginoon. Hindi, Panginoon, dinadalangin ko ang lahat ng may mga sakit o karamdaman, Panginoon, ito man ay physical, emotional, Panginoon, or spiritual, Panginoon. Dinadalangin po namin that you are the God who heals, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na anong mga sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay mga cancer, Panginoon, mga tumor, Panginoon, mga high blood pressure, high sugar, or high cholesterol, Panginoon, ito man ay mga cyst o mga anything na mga bukol, Panginoon, sa katawan ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, natutunawin at pagagalingin nyo ang mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, upang makontinue pa ang kanilang buhay dito sa mundo, Panginoon. Ngunit ko ang inyo naman pong desisyon, Panginoon, na kagalingan nila, Panginoon, ay eternal, Panginoon,
kinakailangan na nila magpaalam sa buhay dito sa mundo, Panginoon. Ay nawa ay malugod pong matanggap ng mga mahal nila sa buhay, Panginoon, kung ano man ang mangyayari sa kanilang mahal sa buhay, Panginoon. Bagamat alam na lang masakit at mahirap, Lord God, ngunit alam po namin, Panginoon, na makakayanan din at makaka-recover din ang bawat isa sa mga nangyayari ito, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming pakikisalamuan sa aming kapwa socially, Panginoon, ang mga inggitan, mga galit, Panginoon, mga sama ng loob, Panginoon, at di pagkakaunawaan, Panginoon. Let there be peace in everyone's heart, Panginoon, forgiveness, love, Panginoon, and understanding, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay mamuhay kami na matiwasay at maayos dito sa mundo, Panginoon. We pray also, Lord God, for a different country, Panginoon, ang Hong Kong, Panginoon, ang Pilipinas, Panginoon, ang Macau, Panginoon, ang China, Panginoon, ang Korea, Panginoon, ang mga part ng Europe, Panginoon, mga part ng Middle East, Panginoon, lalong higit ang inyong bansang Israel, Panginoon, na matitigil na, Panginoon, ang mga gera, Panginoon, at mga pag-aaway-aaway ng mga bansa, Panginoon, at magkakaroon ng unity, Panginoon, at peace sa bawat isa, Panginoon, na imbis na ang mga war o mga gera, Panginoon, na pag-usapan ng bawat isa, Lord God, or ang gawin ng bawat isa ay magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon ng economic growth, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. At ganun din po, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno sa mga bawat bansa, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Lord God, that you will give them salvation, Lord God. You will protect them and their family, Panginoon. You will provide for everything that they need, Panginoon, para mapalago ang bansa o bayan na kanilang pinamumunuan, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga pastors, mga pari, Panginoon, mga evangelists, mga prophets, mga teachers, Panginoon, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, na ginagamit ninyo, Panginoon, effectively and mightily, Panginoon, para magpahayag ng inyong mga mabuting balita at salita sa lahat ng lugar o sa lahat ng aspeto, maaring ito man ay physical or personal, Panginoon, maaring ito man ay through social media, Panginoon, ilagay niyo po sa puso at isip at espiritu ng bawat isa, Panginoon, na ipagamit kung ano man ang mga bagay na meron kami na ipinagkaloob niyo, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, that you have given us different spiritual gifts that we can use, Panginoon, para matulungan ang aming kapwa, Panginoon, to improve their self, Panginoon, para magkaroon ng boldness, Panginoon, magkaroon ng courage, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay maipahayag ang inyong mabuting balita o ebanghelyo sa buong mundo at sa bawat taong aming makakausap, Panginoon. Alam po namin na kayo ang siyang mag-iingat sa bawat pamilya, Panginoon. Iingatan niyo sila, Panginoon, sa bawat lugar o bawat bansa, Panginoon, na pupunta nila, Panginoon, nang sa gayon ay maging pagpapala sila sa bawat mga tao na makakarinig ng inyong mabuting balita sa buong mundo. Muli, kayo na po ang siyang magpala sa lahat na aming mga panalangin, Panginoon, at kung may nakalimutan man kaming idagdag, Panginoon, ay alam namin na kayo na po ang magpupuno nito, Panginoon. Thank you, Lord. We honor you and we glorify you, Lord God, and we love you so much. This is all we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.